What's up mga kapangga? Welcome back to my YouTube channel. At ngayon na bibigyan ko naman kayo ng tips kung paano mag-chop ng 10 to 20 pesos mga kapangga, at kung magkano yung tubo natin sa 10 to 20 pesos. Tara na at umpisahan na natin. Let's start sa English. Yun. Siyempre, una buksan natin yung plastic. Siyempre, pag bubukas kayo ng plastic, huwag niyong itutuloy para huwag maging kalat sa inyong kapaligiran. Dapat hanggang dyan lang yan, oh. Oo, nakita niyo, mga kapangga. At ilulusot niyo lang siya gamit ang inyong kamay. Oh, di ba? Napakabilis lang. Hindi kayo nag... Oh, kumbaga, dikit pa yan. Kasama yan sa itatapon. Pagkatapos, hindi yan magiging kalat sa inyo. Okay na tayo. Let's start. Take to 20 pesos. 1.2 kilo mga kapangga. Ang puhunan natin dito ay naghahalaga ng 195. Yan. Isang buong manok. Paano ang pag-chop ng 10 to 20 pesos at kung magkano yung tubo natin? Umpisa na natin ang maliligayang araw. 20. Siyempre, di maiwasan. May buhok pa yan na may isa. Tanggalin natin para talagang magandang tingnan. Hindi sa diugang. Masap na lang. 20? Ha? Masap na lang. Oh, masap na lang. Take to 20. Siyempre yan. Tatanggalin natin yan. Tingnan natin kung magkano yung tubo sa take to 20 mga kapangalan. Panoorin niyang mabuti. Yan lang ang pag-alis ng pitso. Kaya nagaganito yung video natin para na may stop yan. Sa gitna yung tirahin na mga pang biyakin na. Pagkatapos dito naman, very slowly but surely. Oh, 20 ah. Take to 20 mga kapangga. Napakagaling naman na nati-tutorial. Oop! Yan na yan. Take to 20 ha. Patihan nyo dito sa gitna mga kapangga para luto masyado, hindi magkaroon ng hilaw. Twenty. Yan mga kapangga yan. Bilangin natin kung magkano ang tubo natin sa isang whole chicken ng 10 to 20 pesos mga kapangga. Hindi bago yan, picturean muna natin. Yun. Tuloy tayo sa ating video. Oh, medyo magalaw yung camera natin. Bilangin natin mga kapangga. 20. Ayan. 100. Lagyan natin ng 100.
Ayan, 190. Yan ang puhunan. 190 mga kapangga. Yan ang puhunan natin. 190. Oh. 20, 180. Oh, ito yung ating tubo. 1, 2, 3, 4, 5. 100 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. 100 pesos. Yan, 220 minus 220 240 240. Ilagay natin yung 10 dito. May 230 tayo. May malinaw tayong 200 pesos mga kapangga. Kasi yung 30 pesos sabihin na natin gagastos iso sa mantika ng halimbawa 40 pesos. May 190 pa. Harina. Siguro kung mga harina, mga 10 pesos lang ang gasto nito. May 170 pa. Mga kapangga. Sa gas, konti lang naman ang kukonsume nito sa gas. Babasa natin ng 15 pesos. O. 155. Mga kapangga. Napakalinaw. 155, tigto 20 pesos. Mabilis lang ito maubos mga kapangga kasi tigto 20. Yan. Pinakitaan ko na kayo kung paano mag-chop at kung ilan ang tubo mga kapangga. Napakaganda ng ating tips ngayong umaga. In English, so very beautiful tonight. So very beautiful morning mga kapangga. Sa lahat ng mga gustong mag-fried chicken mga kapangga, abang na kayo ng ating mga video para ma-update kayo. Mag-subscribe kayo at click the bell nyo para updated kayo sa mga gagawin nating video about sa negosyong fried chicken mga kapangga. Kailangan natin ngayon magkaroon ng maliit na negosyo kasi napakamahal ng mga bilihin. Kung hindi tayo gagalaw-galaw ay marurutoy tayo. Alam niyo yung marurutoy? Magugutom mga kapangga. Dito sa Bicol marurutoy. Kaya galaw-galaw tayo mga kapangga. Kahit 1 kilo, 2 kilo, magtinda kayo. Kung nandyan lang kayo sa tapat ng kalsada, kung maraming mga tao dyan sa lugar nyo, pwede kayo magtinda ng kahit paumpisa-umpisa lang, maliit muna na punan, mga kapangga. At malay nyo, mag-click, magustuhan ng mga tao. At sa susunod dating video, mga kapangga, tuturuan ko po kayo kung ano yung sangkap na ginagamit po natin. Yung simpleng sangkap pero masarap. Pwede natin ilaban sa mga mamahaling sangkap nila pero yung lasa parang ganun din. In English, same. Budaw kasiram. Sige na po mga kapangga, love you all po. Sana share nyo itong video para maraming makapanood. Makatulong tayo sa mga gustong magnegosyo ng fried chicken. Bye bye.